Good morning, welcome back to Bicol Auto Search. Na ngayong araw, gusto ko lang po sa inyo i-share ang story nitong daladala kong Montero Sport na naibenta ko last February 2020 through financing. Pero until now, hindi pa po ako nababayaran kasi nagkaroon po ito ng problema sa documents. So ngayon, kompleto na po yung documents after 10 months. So, pwede na po ako mabayaran itong sasakyan na to. So, share ko lang po sa inyo para pwede rin po kayo makakuha ng idea if in case maka-encounter po kayo ng ganitong problema. Okay? So, tara po, pag-usapan natin. Okay, so bali po itong Mitsubishi Sports na dala-dala ko ngayon, hindi po talaga ito sa akin yung net dati. So, nagpatulong lang sa akin yung seller kasi meron silang buyer na ipapasok sa financing. So, itong seller na to, sila po ang second owner nitong sasakyan pero hindi po nila pinatransfer sa pangalan nila. So, nung chinek ko yung documents ng sasakyan, nakita ko meron lang po siyang photocopy ng CR kasi nawala daw yung original na CR, then updated na OR. So sa tingin ko okay naman siya, wala naman naging problema kasi na-rehistro yung sasakyan and meron naman photocopy ng CR. So kailangan ko lang ng affidavit of loss para magpa-duplicate or magpa-release ng panibagong CR. Ngayon ang nangyari, yung chinek ko kasi to, wala naman siyang nakalagay na encumbered. So, ibig sabihin, clear po yung papel and madali lang yung pag-transfer. So, since wala siyang nakalagay na encumbered, hindi na po ako naghanap ng release of chattel mortgage. Kasi kung babalikan nyo po yung ibang video ko, kung may nakalagay na encumbered, hanapin mo po yung release of chattel. And since wala naman nakalagay, hindi ko na hinanap. Okay? Ngayon, humingi na lang po ako ng deed of sale from the first owner papunta sa second owner, then nagpa deed of sale from second owner papunta na ngayon sa buyer nila. So, ang nangyari, nung in-apply ko na sa financing, nung in-assist ko na yung buyer nila, na-approve po agad si buyer after 3 days. So, after 3 days, pumunta po agad si buyer sa Asia League, nag-sign po ng contract, kinonfirm yung loan niya, and at the same time, nagbayad po ng down payment. Ibig sabihin, good as sold na po ang sasakyan. Ngayon, kailangan na lang po i-transfer ang pangalan para ma-release yung fund dun sa seller. Ngayon po si seller nakiusap sa akin, sabi niya, sir, baka pwede muna ako makapag-advance ng kahit 100,000. So, yun, from my personal money, binigyan ko po si seller ng 100,000 kasi sabi ko, anyway, mabilis lang naman ma-release ang fund basta na-transfer na yung documents ng sasakyan. Okay? So, to cut this story short, pinakonfirm ko na po yung pinakonfirm ko na yung documents ng sasakyan sa LTO. So, nag-request na po ako confirmation sa Marikina. So, eto na po siya. Then, the following day after 2 days, na-release na po or nag-reply na po yung Marikina. Nung nag-reply na po yung Marikina, dun na po lumabas yung problema ng sasakyan, ng papel ng sasakyan. Sa reply po ng confirmation, nakalagay po dito, encumbered to Metropolitan Bank. So, kinabahan na po ako kasi wala naman po siyang release of chattel mortgage. So, tinawagan ko ulit yung seller. Sabi ko, ma'am, naka-encumbered pa pala ito sa Metropolitan Bank. So, hinanap ko sa kanya yung release of chattel mortgage. So, nung hinanap ko sa kanya, sabi niya, sir, wala naman anya sa aming binigay yung first owner. So, sabi ko, lagot na. Problema na. Kasi, yung CR pala na pre-present nila sa akin na photocopy, ito po yung CR nung pinakaunang labas nitong sasakyan. Ibig sabihin, bago pa po siya
i-loan sa banko. Okay? Kaya po, wala kang nakatatak na encumbered. So, kapag niloloan na kasi yung sasakyan, kagaya po sa Asia Link, kapag niloan sa sasakyan, papalitan po yung CR, lalagyan po yan ng encumbered. Okay. So, ito po, ito yung pinakaunang CR bago pa i-loan sa banko yung sasakyan. So, nung niloan na yung nung sasakyan, nagkaroon na ng panibagong CR, kaya po nakalagay din dito sa note na copy of CR dated February 2, 2010 is superseded by CR dated May 11, 2010. So, ibig sabihin, napalitan na po ng panibagong CR. Ngayon, nagka-problema ako kasi nakasign na po ng contract si buyer. Ibig sabihin, kailangan niya na magbayad sa Asia Link monthly. Pero hindi pa nababayaran si seller. Ang problema, naglabas ako ng sarili kong perang 100,000 para ipauna muna sa seller. So ngayon, ang ginawa ko po, pumunta ako ngayon sa Metro Bank para mag-confirm or magtanong or mag-inquire kung ano ba ang gagawin para makapag-request ng second release of cancellation or release of chattel mortgage. So pumunta po ako sa Metro Bank Sorsogon and sabi nila sa akin, kailangan ko daw pumunta sa branch mismo na napag-applyan ng loan. So nakipag-coordinate po ako sa second owner. Buti na lang, meron din po silang contact dito sa first owner. Kaya madali ko po na-contact. So, nung na-contact na po nila yung first owner, very willing naman magbigay ng documents ang first owner, pero hindi niya raw malalakad. Kasi sabi sa akin sa Metro Bank, wala pong ibang makakapaglakad or makakapag-request ng second release of chattel mortgage, kundi yung nag-loan mismo sa kanila. Unless, meron siyang i-authorize na tao. So, since hindi pwede yung first owner, naghanap na lang po ako ng tao na pwede niyang i-authorize. Ngayon, si first owner, nagbigay po siya ng affidavit of loss, nagbigay po siya ng ID niya, and nagbigay po siya ng SPA or Special Power of Attorney para mag-transact sa Metro Bank. So, yun nga, nabigay nila lahat ng documents. Medyo natagalan lang, inabot kami ng March 10. Nabigay niya lahat ng documents. Then, naging available po ang tao ko March 13. Ang problema, nung pumunta siya sa bank, may mga hinanap pa na ibang documents. So, nakipag-coordinate ulit kami doon sa first owner. Tumawag pa, kinausap pa, in-interview pa. Then, nung time na magpo-process na sana, bigla po nag-lockdown. Hinabot po kami ng lockdown kaya hindi po kagad nakapag-process. So, tumagal nang tumagal yung lockdown hanggang ngayon po, November 28 na ngayon. So, ang ginawa ko na lang, I'm very grateful kasi yung taong binigyan ng SPA, taga Sorsogon City. So, nasa Manila talaga siya. Then, umuwi siya sa Sorsogon City. So, sinubukan ko, sabi ko, try ka pumunta ng Metro Bank Sorsogon. Pakiusapan mo sila, baka pwede dito i-request sa Sorsogon City branch since ikaw naman ang naki-SPA and baka pwede nila i-consider kasi naka-lockdown naman ngayon. So nakipag-usap kami, pinakiusapan talaga namin na baka pwede i-request nila. So yun, pumayag naman sila, kinonsider naman nila kasi naka-lockdown. And last, November 10, yun po, na-release na yung panibagong cancellation, or yan po siya, cancellation of chattel mortgage. So, nung na-release po ito, agad-agad pinapunta ko yung tao sa Manila, sa ROD, para ipa-cancel po siya. Then, ito na po, canceled na po siya. So, yun, medyo mahirap magpa-transfer ng documents kapag nawawala po yung cancellation of mortgage. Kasi kailangan nyo po hanapin yung pinaka-unang owner talaga or yung nag-loan mismo sa banko para mag-request ng release of chattel mortgage. So, marami po ang pinagdaanan, pero
at last natapos din po siya. So yun guys ang may share ko lang ngayon tungkol dito sa Montero Sports. So sabi ko nga, kapag bibili po kayo ng sasakyan, make sure kompleto po lahat ng documents, kasi kung may plano kayo ipa-transfer yung pangalan ng sasakyan pero nagkulang kayo sa documents, hindi nyo po siya may ta-transfer. Most especially itong release of chattel mortgage, kailangan nyo po yun palagi kapag bibili ka ng sasakyan na mayroong encumbered. So yun, actually may nagtanong po nito sa akin dito sa YouTube. So sana po mapanood mo itong video para makakuha ka rin ng aral. Okay? So thank you very much for watching. That's all. And again, kung first time mo po dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button. Lalo na kung mahilig ka sa mga sasakyan dito po sa aking channel. Pinag-uusapan po namin dito tungkol lahat sa sasakyan. Documents ng sasakyan, about sa financing, sa pagbili, sa pricing, etc. Okay? So thank you very much and have a nice day.